ganyan, kumbaga. Pero ito na nga, battle between Aura PH versus ARKANGEL Esports Series 2 Game 1 for today. At nandito na tayo sa Land of Dawn. Ayan na guys, buwe-buwelo na agad ang ARKANGEL Esports. Binabangga nila ang potential rotation agad or some distribution ng hero ng Aura PH. Kung tinitingnan ko dito, these are very aggressive thumps onto the bot side. Yes, early German cut. Killua and of course, Grid. Look at that, giving a lot of information kung nasa ng miyembro. Makukuha ba nila? Flame shot. Okay, flame shot being pop dito. Tinitingnan ko eh kung ano yung mga gumagana ng skill dito. Na knock up is here. Eason chasing by Killua, and Killua was able to take the first blood. Sinor Price pa nga dito. Counter initiate naman ang gusto ng Team ARKANGEL. Pulado and quick. Eto, agawan ng buff. Diyos ko, kasalanan to ng buff. Bakit mo sinigay ang buff dito? Grid, trying to run for his life. Grid will fall. And that is 2-for-2 exchange in favor of Aura PH getting the first blood. Yes, yes, tama ka dyan. King of first blood, kumbaga nga dito si Killua. And let me just say, kaya medyo nakayuko ako dito. Pinansin ko kasi yung early item. Kasi dito sa side ng Aura PH, hindi sila katulad kanina nung mga naunang series. Hindi sila nag-single mask. Napansin ko si Aura Milugi, pati si Kurapika, which is si Kelby J, sila muna yung nakamask. So sa malamang dito, papatabain nila muna si YSS. On to the side naman ng ARKANGEL Esports, isa lang muna yung nakamask dito, which is si ito yung sinasabi nating rotation. Tapos saka pa lang sila bumili ngayon ng dalawang pass. Naging tatlo na. Tama. May timing or perfect okay yes. Na timing dito ang before or pagbili ng item. Alam mo, dyan lumalabas yung pagiging matalino or creative ng mga players dito. They are having that calculated talaga. May mga oras yan, may mga timing yan na chine-check nila and inaaral. Look at that, speak of inaaral dito after the Guardian. Tumumba si Eason from the backline, sinalunan, and nadaganan, and plus the execute ba? Nag-execute pa nga, grabing bitawan dito, mapuy-apoy. They're trying to hold, disengaging for both teams, getting their momentum para sa isa't isa. Look at that, Mountain Shocker used here by YSS. Kaya gusto niya sana i-pick off dito yung ating parcel even under the turret. Ganon ka-greedy grid natin dito. Pero respata siya dito na two members of ARKANGEL Esports. Nagpakamatay na lang siya sa ilalim na turret. Nowhere to go. Mind. Yung mind games dito ni Grid. Sabi niya, walang makikinabang sa akin. Kundi ang turret lang. That's a good sign or I mean presence of mind niya na ganun kabilis yung mga clutch decision dito. ARKANGEL Esports spotting the members of Aura PH though nasa side Guardian. Ayun, ang ganda sana dito ng RKO. Tinamaan na nanakap, they're able to steal the turtle pa para sa side ng ARKANGEL. This is successful gang ang ginagawa nila. Hisoka being chased by the rest of the ARKANGEL Esports is engaging na ba from the backline. Pulado as well, nakukuha na dito si Farsad. Grid doing a great job securing that kill, kapalit naman ang buhay niya. Here comes KLBJ. Pero kita pa yung Zinote ni Kai. Dito yung Lancelot natin. So, this gives KLBJ or Kurapika na makapag-back away. Purple buff off the side of ARKANGEL Esports. Nakuha na naman dito sa side ng Aura PH. Inakaw na naman dito ni Killua. And look at that. Dito pa kahit pulahan dito. Inuna mo na nila i-clear yung minion wave doon. Meanwhile, si Miluki Pacquiao dito. Parang gusto nila pitas dito yung Lancelot natin, which is Sasha going in even under the turret. Look at that silence as he is giving. Dumating dito si Gweko with the stun. TP out muna dito si Sasha. Pero si Kurapika dito is patan din ni Escalera. Ang ganda na nga pasok sana ni KLBJ, pero pagtingin niya iba yung hero na gusto niya talubungin. Well played for ARKANGEL disengaging. 2K gold lead for the side of Aura PH. Bumibuelo ng isang maigi while ARKANGEL Esports naka defensive side lang muna.
Tama, tama. Maingat muna sila sa pagka-clash dito kasi medyo egolize sila ng early. Pero dito, gumugusto pa rin si Gil BJ sa may bandang top lane. Hindi lang medyo nakita doon ni Derek, ha. Nag-disengage agad muna dito yung Xborg natin. Naramdaman niya, nagkaroon siya ng exclamation point. Sa may taas niya, naramdaman niya na pumapasok doon ang ating Natalia. Pero dito, napikita siya mag-lasin sana dito disengage. Para tingnan dito, pati sila, hiso ka, huli ka, Balbon! Sabi dito, nung Aura PH, nowhere to go. Killing spree pa nga para sa ating YSS. Niluke here. Binigay niya, no? Forward. Binigay niya. That's po ako yun. In-execute ko pa yun. Ang galing mo, talaga nga, binibigay niya lang sa mga dapat makakuha. Look at that, very aggressive na naman na Natalia, disengaging, pinoke lang. Pero the damage, almost makuha na mismo ang buong buhay dito ng Farsa. Ayun na nga, inamahan pa ng RKO, Avatar of the Guardian to save the day. Wala na naman makuha niya. Walwal daw ang kapumag. Here comes, great na naman si LBJ, the Superman. Ang dami niyang pinipindot dito. Last Insanity, nakukuha din si Kurapika. Now, they're going in for the invade. Ito, tabi niya ata ang pwestuhan ng Aura PH dito. Pagka nagpumulit pa dito sa invade dito, very aggressive pa rin. And nakuha nila dito si Kilowa. And vinegar po si Flicker out. Burn resources for the side of Aura PH. They need to reset or bail out on this clash. Tama, tama ka doon. Medyo naging 3D doon si Kilua siya. Kasi tuwing nakananakaw nila yung buff dito, this gives them information kung kailan ulit ma-up dito. Pero dito si Miluki nakuha yata dito yung last silot natin. And Farsa might fall down na nga even under the turret, but the feathered earthquake is enough to stop Reed. Iba-iba kasi yung pangalan eh, no? Hindi natin ang matatawagin pa natin sila for their respective names. Pero dito si Kurapika, the signature kill DJ move na pinakapos pa nga yung mga skill niya dito. Still alive and kicking dito sa Escalera with the last sanity. Will it be enough? But no, it's not. He has been slain by kill DJ. Meanwhile, dito sa may bandang bottom lane natin, Liso pa continuing to scale up, securing all the resources, even the jungle monster for the side of Arkangel Esports. Ang ganda ng pinakita doon ni KLBJ, no? Hinintayin lang muna niya talaga matapos. A perfect timing, and right after that, an easy kill or easy pick off ang pinakita niya dito against the Xborg. Score natin 11-6, 7 minutes of the game with a 3k gold lead for Aura PH. Pwede pa makabalik? Hindi naman ganun kalaki pa ang kalamangan ng Aura against Arkangel Esports. They need to take this fight na very slow, or choose lang. Mamili sila ng mga team fight na kaya lang nilang ipanalo. Sa ganitong sa ganitong ano kasi, itong si KLBJ kaya pumalad ng 1-on-1. Diba? Ang tanong kung magro-rotate ba sila, mahuhuli ba nila ng maigi? Makakapag-burst ba sila? And nahihirapan dito si sino to? Si Gatot? Si Gatot. Mahuli sila using the Avatar of the Guardian. Tama, mobile eh, no? Itong mga heroes ng Aura PH. Jab kill DJ and Hiso come with the second skill na pang debuff na lang din. Pang disengage. Tuwing mahuhuli siya dito. Speaking of, nahuli nga siya dito ni Yasuko. But then where is the damage? Avatar of the Guardian has been used, so the flicker is there. Perfect match. Nakakanakaw pa nga yata sila dito. Isa pang buff. Pero doon po more than a si Luke, which is the Natalia. Nakapitas na isa dito sa side ng Arkangel Esports. Isa trying to run away. Sinalubog dito ng Green. Dito si Kurapika masyado greedy plus the sticker. Pinatay siya in your face ni Isa with a chichit dog. Inabagan lang ng maligi. Yung mga ganong moments, kayang kuwawin ng Arkangel Esports. Kaso patuloy nga siya mo, lagi may sagot dito ang Aura Beach. Hindi sila pumapayag na pag may napitas, kailangan isang objective or dalawang hero ang gusto nilang mapunish dito. Look at that, ha? Escalera here trying to burn out all his skills just to get away from the side of Aura PH. Was dito with a perfect match. Kahit kuha na lang muna ng Juggle Masters. Disiplina na lang tayo. Alright, speaking of discipline, Aura PH doing a great job semi-invading the jungle of Arkangel Esports, taking good care of their map control. Isa pa lang ang nababasag ng Arkangel while apat na agad. It means that sa three towers ahead ang Aura PH. Once you have the tower, automatically meron kang map control. And having that map control, it means more gold para sa Aura PH Heroes.
And speaking of more gold dito, kung i-compare kasi natin yung gold na na-farm na ng ating Isuka, which is the YSS for the side of Aura PH, versus the Lancelot of Arkangel Esports. Lancelot, mas pinili niya muna dito yung jungle item niya, which is the Raptor Machete, going for the Blade of Dispersion dito. Meanwhile, kay Isuka, na dalawang damage item agad. Excluded ba ito yung Raptor Machete natin? Meron na siyang Blade of Despair and Endless Battle. Look at that, ah. Tuwing tumatama yung Mountain Shock, this gives Liyuki the vision, double vision, kumbaga, para pumalag dito. Look at that, Kitay, with the perfect bash with the RKO in your face. Escalera here, napipin na siya ng last insanity, pero pumapalag pa rin. Wait, but huli nga lang. Nahuli pa nga dito, kala ko mapepekto sampa. And substitution, the dragon damage comes from the self. Aura PH doing a great job. Ticker out, being burned by this Gatot. Defensive move on Arkangel Esports. Two man down, kapalit ng isa. Still a good exchange para sa Arkangel na dahan-dahan makabalik. And then the Lord here is marching out the bottom lane ng Arkangel Esports. Dito si Kite, ah. Trying to mangulit lang. Kinukulit-kulit niya lang yung members dito ng Aura PH. We got a murdered airstrike to melt down the Lord as quickly as possible. Fatal link onto the two members of Arkangel Esports. Patay dito ang Farsa natin. Buhay dito ang limang member ng Aura PH. Pwede nilang asimin to, ah. Lalo na kaangat yung mga minion wave nila dito. Berserker's Fury purchased dito by Minoki. And Windtalker naman para kay Hisoka. Ang ganda ng mga duelo nga talaga. Eto na. Kung paano nga ba, babalik na rin na ng Arkangel. For the late game situation, guys, eh, iniispot ako yung mga heroes nila. Mas malaki ang potential talaga ng Aura PH into the late game, having that YSS compared kay Lancelot. Yes. That's stats pa kasi. 407 ang YSS. It means na you already tried several times, pero hindi kayo makauli. Diba? And, yung sa item kasi no si Kiel VJ, which is the Lucian natin. Kapag ang isang hero kasi, naka-fleeting time yan, guys. They go always for the kill or for the assist. Kasi malaking damage, ay malaki yung nare-reduct sa CD nung ultimate niya. Kaya he always go for the kill, he always goes for the clash. Front siya ng front, passive kung assist talaga. Nandiyan na si, ano, si Rizzi Pardinas, yung asawa. So, asawa ni Raplicia, yung maganda daw magbenta ng ano, ring light. Oh. So, baka naman Rizzi, sasabihin ko rin maganda ka Rizzi, basta padala mo ko ng ring light dito. Oh, oh. Marami sila. Advance, thank you Rizzi. Thank okay. you po. Pero ano ah, etong mga players na to, most probably or majority is avatar nila yung mga loved ones nila. Nakakalakas daw kasi yun, trophy. Bonus points, kumbaga. Inspired sila maglaro dito. Pag may pumasok or na wrong turn dito sa side ng Arkangel Esports, mukhang ito na nga yata yung set at tinatay nila. Lumagdan sa isang link. Other member of Arkangel Esports, still alive and kicking sa rin dito. Puro pa laban pa rin ang last na dati sa corners, but the damage is not enough. No casualty has been given pa rin dito sa side ng Arkangel Esports. Naku po. Pero si Grid, trabaho lang ah, doon sa may bandang bottom lane, Prof. Hindi siya sumasama sa mga clash. Tama, may sarili siyang ano dyan. May sarili. That's a ano, that's, move coming from Aura PH. Lagi silang may plan B. Ayun o, pati nga si ano, si nahihiyang ring light kay Mitch. Kasi si Mitch, mas maliwanag pa sa ring light yan. Yan ang pinakamaliwanag. Pinakamaliwanag, literally. And figuratively. Pero ayun na nga, shoutout sa yung manager and congratulations na rin sa new baby nyo. Pero back to the ball game lang muna tayo dito. 10K gold lead ang lamang dito ng Aura PH versus sa Arkangel Esports. And the map control is also in their hands. In a few seconds, the Lord will also be up for grabs na rin, bro. Alright, buwe-buwelo na nga dito. Ayun na, naispatan ng isang mabilis dito. Si Gatot, di ba? Kakatinay yung damage dito ng Aura PH na even if it's a tank na kukiwalay, they always go for the kill. They smell blood, they go for the kill. Tama. Score natin 16-9 with a gold lead na around 12k for the side of Aura PH, and naka-defensive position ulit ang Arkangel Esports dito. Dito sila lalo mawawala ng pressure para sa core hero ng Aura PH.
tutuloy at tutuloy lang to. Si Hisoka, nakakalakad nga siya kung saan-saan niya gusto eh. Diba? Na hindi na kailangan dumikit ng mga core, ng mga tank nila to protect him. Hindi ka ulit yan once na they want a potential clash. Pero after, before mangyari ang potential clash, kinalbo na mismo ni Hisoka or the YSS yung mga jungle minions. And let me just say, dalawa to na damager ang pumapronta sa harap ng Arkangel Esports. Even if Gil is mag-isa lang siya pumapasok doon, on point pa rin eh. Main shocker dito, ginamit agad ni Hisoka targeting the bottom lane turret here of Arkangel Esports. Butas na, and the Lord is still alive. Pero Ersek, kinasalita ng ating Farsa just to melt down or just to take down this Lord. Meanwhile, dito yung Natalia natin, trabaho pa rin. Gusto niya pa rin pumitas ng another objective. Bobonusan pa na sana niya. Tama-tama. Eto na. Speaking of bonus, they want this turret as a bonus para sa sana Aura PH at Sanity to defend on this one. Zoning out lang ang ginagawa dito ni Gingluwa kanina. Bumalik sila dito sa pag-destroy ng Tore. Nasa ng possible tulong dito para iniwan nila sa ere si Gingluwa. Takbuhan. Ganun daw katuwala. Uy! Oh my God! Yung tikan, hindi natuluyan dahil nga sa kabila or I mean sa bottom side. Napitas dito si Kiel DJ. Ayun lang, dito Yasu Wago trying to chase down Kino Duki, but then it's not enough. Parang naririnig ko yata yung konsensya ko. Pero ayun na nga, wala na. Scarlet Phantom here, purchased by Miluki. Sabi nila dito, best female MLBB shoutcaster. May sense yung palagi sinasabi. Yes! Awit! Para sa ultimate partner natin. Si Athena. Okay. Thank you guys. Appreciate ko yung mga ganyang comments nyo. Pero mamaya shoutouts kayo sa akin. Yes naman. Yes. Habang talaga nila yan. Pero speaking of which, Rocky, what should be or ano ba yung pwede maging comeback potential dito ng Arkangel Esports when it comes to ganitong kegulay sila pati sa map control? Sa totoo, itong defensive position nila lamang sila dahil hindi na maahawakan ni ni Grid basta-basta yung Farsa eh. Diba? Mm-hmm. Ang kailangan lang nila bantayan dito is once na mas naging agresibo eto nga Aura PH, makita sila ng luging numero, okay? Uh-huh. Kailangan nila i-take advantage yan. Look at that, they're trying to bait etong si Natalia or si Grid na binibigay nila yung position nila tapos sa Damwon, kaso si Grid wala siyang pake, diba? Hindi siya dumiretso doon sa Damwon, nasilipe ko ilan yun. Ang ginawa niya, kinilir lang yung wave, yun na yung trabaho ko, bahala kayo, diyan kayo mag-adjust. Kayo pumunta sa linya ko. Eh, doon mo ginagawa ni Grid. Yung Natalia lang. Entitled talaga siya, no? I'm entitled to my own rights. I don't want to clash. I don't wanna fight with you. Pero dito, si Kyo DJ, kinakapos pa kayo mga skills to. Nakikipag 1v1 dito sa ating expert na pilita pa nga mag-last chance just to fade out. Pero nandun agad ang respo, which is si Lancelot na takedown nila doon si Boy Asim. Si Profi. Boy Sour. Hindi pa daw kasi naliligo si Kel DJ kaya maasin pa. Sabi niya ni Madam Mitch. Yan, sabi ni Madam Mitch. Oo, ni Madam Mitch liwanan. Ayun, shoutout na din kayo, Madam. Let's see. Eagle sa Gushon ni Kel. Anin yung skills. Eagle, Isep. Ano guys, kahit patusin magunat, pero wait, hold that thought na nga dito. Nakapitas sila ng isa dito. For the side of Aura PH dito, Escalera na Vegeta na mag-last insanity. Even under the bush dito, Miluki has tried to run away but it's not enough dito. Naiwan si Kite, perfect match lang din to disengage. Pero meanwhile, may sariling kwento, may sariling laro si Kiluwash na gusto niya na sana tapusin yung laro agad. 17-12, napaku sa 12. Archangel, it's already almost 19 minutes of the game. And the gold lead, hindi na nagmamatter yan as of now kasi most likely yung mga items niyan ay nakalock na. Okay? Execution na lang ang mangyayari. Lamang lang talaga ang Aura PH pagdating sa objective. Look at the objective, guys. Sobrang layo. No? 8-1, ang layo pa ng tatakbuhin dito. Sumama na naman. Medyo late communication ata. Ang Archangel pumasok. Ang tanong, makakalabas ka ba sa pagpasok mo dito? Ayun na. Itong skill gamit. LDJ, Last Insanity, kinumit na rin, tinamaan pa, Hisoka, YSS, Will Fall, Pack Immortality, ayun na, RKO sa mukha, sa kabilang bakot din RKO, sabay nag-vinegar pusit pa palayo, grabe naman,
Pero magandang chance to ha, guys, kasi nakuha nila yung team members dito na side ng Orabish. Nabuhay na lang din dito. Kaso, overstaying outside the map or outside the base of ARKANGEL Esports na pick-off dito ni Miluki Escalera here. Kino-commit ang lasting sandy just to take down that Natalia. But then, nandito na ang rescue agad for the side of Aura PH. Buhay pa rin, still alive and kicking yung expert natin kita here with a perfect match just to disengage. Lumamang sila sa class, pero hindi pa rin sila nakakuha ng respective buffs nila kasi ninakaw pa rin ni Kiluwash. Proxy. May plan B. Kung walang plan B, may plan C. Hanggang Z, kinagawa nila. Yan ang ano yan eh, from A to Z itong Aura PH. Look at that further earthstrike pop by ARKANGEL Esports. Ginugulo lang ni Kelvider, Corapica, the rest of the members ng ARKANGEL para wag masyado mag-commit if ever for the 2BP or the PK ang balak dito ng ARKANGEL. Pero sa napapansin ko dito, hindi na naman kasi masyado makalayo yung base nila dito ang ARKANGEL Esports kasi kung hindi man naghahanap ng away itong Kelvider, nagawa niya lahat. Meanwhile, dito simula na agad nila Hisoka yung Lord at hindi na rin naman nakontesto ng ARKANGEL Esports. Masyadong risky, masyadong crucial, lalo butas ang top, ay rather ang bottom and a middle lane nila. Risky-whisky to. Medyo risky-whisky ng galawan dito. 20-15 ang ating score and meron pang this Luminous Lord na level 3 going in or going on to the mid. Medyo makunat na to. I mean, di pala medyo, talagang makunat na to para sa Aura PH. Ipe-pressure na nila and pwede na lang tapusin to ha. Depende magtuloy-tuloy lang at makatawid tong Lord. Look at the minion balance wave dito ng Aura PH. It's very perfect na napagsasabay-sabay nila lahat ng linya. Nagko-connect-connect para connect the dots. And nakuha pa nga dito si Grid. Pulado agad dito. Chibit na ata. Muntikan lang. Nakaligtas pa. And now, this is it. Papapalo na lang. Walang creeps! Walang creeps! Tinatapos agad nila dito yung minion wave. Hindi nakapag-push doon ang side ng Aura PH. And let me just say, gusto sana gumawa ng magic dito ni Kiluwash na si Sandy dito. Sinasa na agad yung Escalera. With a fatal hit on the three members of ARKANGEL Esports. Patay dito ang ating atas. Kurapika has been unstoppable para kay Escalera. Ang natitira na lang dito ay si Hisoka, which is the YSS. Napansin kong bumili dito si Kiluwash ng Shadow Mask. Tapos, nagta-tower lock na siya kanina. Gusto niya na talagang tapusin kaso siya ang naunang i-pick off dito ng ARKANGEL Esports. Gagawa sana siya ng under the hood, under the table, winning strategy. Oh. Ang ganda-ganda ng mga ginagawa niya dito. Now, ito na ang ganti ng api. Most likely, mababasagan sila dito. This is, di sila tutuloy. Abing that PNK, no, they're trying to shut down the purple buff of Aura PH dito for the next 2 minutes. Lamang muna ang ARKANGEL nakatawid pa. Pero napin na rin isang mabilis trying to go in and it's a double kill. Hindi nila mahuli dito si Grid, not Mako. Eto namang si Hisoka bringing this one out. Alam mo, grabe naman gumamit ng itong wire si Hisoka. Pupunta sa kabilang bakod si JP nga to kasi nakita ko to kung paano maglaro ng carry. Lahat ng skills dito mastered nila. Muscle memory, bro. The correct term. Every hero sa hero pool nila, kabisado nila kung paano nila laruin. 4 members done for the side of ARKANGEL Esports. Angat lahat ng minion wave dito. And I think this is it. Sasha Ko left to defend for their base. Pero locked na dito sila Kiluwash. And I think this is it. This is it, Pansit. First game for the Series 2 goes to Aura PH.